Di ko inakalang darating din sa akin. Bata ko lang kami eh. Magkakilala namin yan eh. Halos kababata ako siya. So, nakakalaro ko rin siya. So, hindi ko rin inisip na darating sa ganito yung sitwasyon na to. Mas nakilala ko siya sa park. Nagbabike ako. Nung hinirap niya yung bike ko, hindi ko siya pinahiram. Ginawa ko, inangkas ko siya. Tapos pumayag siya umangkas. Yun. Doon nag-umpisa, magkakilala kami ng gusto. Di siya lumaban kahit konti. Bakit di maitamang tadhana? Actually, childhood friend ko siya. Pero ahead lang siya sa akin. Kapitbahay ko siya. Then, nung una hindi ko siya pinapansin kasi mukha siyang addict dati. Tapos, ayun, biglang nagbago yung ano, ihip ng hangin. Dati ayaw ko sa kanya. Tapos, nung pagdating namin nung fourth year high school ako, doon na na-develop yung pagkagusto ko sa kanya. Mabait, yun yung pinakauna sa lahat, mabait. Yun yung unang titignan, mabait. Tapos, para sa akin, napakaganda niya. Tapos, masipag mag-aral. Focus talaga sa mag-aaral. Ayun, sense of humor. Hindi yun mawawala sa kanya. Siguro kahit tumanda na kami, yung kagwapuhan niya mawawala, pero yung sense of humor, hindi. Hi, Klog. Eto na. 10 taon natin to hinintay. And ang dami nating problema na hinarap together. Hindi natin sinukuan ang isa't isa. Nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Sa 10 years namin na boyfriend mag-girlfriend, alas lahat alam ko na kung ano ugali niya, kung ano ayaw niya, kung ano gusto niya. Ganun din siya sa akin. Kung ano yung gusto ko, alam niya rin niya. Kung ano ayaw ko, alam niya. Ito yung magsisilbing simula ulit natin para naman sa next chapter ng buhay natin. Huwag kang magbabago. Tiisin mo lagi yung ugali ko. And i-assure ko na hindi man ako yung magiging perfectong asawa, pero sisiguraduhin ko na magiging masaya ka sa piling ko habang buhay. I love you! Itong araw na itong pinakaantay natin, namin na pagkakataon, sabay na kami magsusumpahan sa altar. Pangako ko sa kanya na, ano, na hindi ko siya pabayaan. Magiging responsable akong asawa habang buhay. Mahal na mahal ko siya. Pag-ibig ng buhay ko.
po ang lahat para sa pamilya. So Bernard at Maria Danica, congratulations sa lahat ng lalaki at babae, kayong dalawang nagkakakilala, naging magkaibigan at ngayon magkakaroon na rin ng isang pamilya na sinisimulan nyo ngayon sa pagtanggap ng sakramento ng kasal. So Bernard and Maria Danica, the sacrament of marriage or matrimony is not just a contract. This is a sacrament, a covenant. Before a judge or a mayor, a matrimonial wedding is indeed valid, legitimate, and legal. Meaning, ang iyong kasal ay sumasagisag sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang katapatan ng Diyos alang-alang sa atin. Kaya ito naman ang huwaran at pamantayan ng iyong pag-iisang dibdib at ugnayan bilang mag-asawa. Dapat ganap ang pagmamahal at lubos naman ang katapatan. So fidelity and love are covenantal values, sacramental virtues na dapat niyong pangalagaan at ipakita yan, ipadama sa pang-araw-araw na ugnayan niyong dalawa. Love that is unending and unconditional, and fidelity that knows no bounds. So, Maria Danica and Bernard, I further urge you to nurture in your marital and family life the following, other than love, which should be kept burning in your heart, aside from loyalty and dedication or commitment. Further, consider and treat one another as friend, magkaibigan. At tandaan natin, tandaan ninyo, Jesus says, there is no greater love than to lay down one's life for a friend. Kaya tratuhin nyo ang isa't isa bilang magkaibigan. Tapos, dapat din magkapatawaran. Forgiveness. Maaaring ngayon, ayos lang ang lahat. Certainly, days and months or years may come. And at one moment in time, magkakaroon kayo na hindi pagkakaunawaan, tampuhan, at masasaktan nyo ang isa't isa, not necessarily physically, ngunit sa emotional, psychological dimension. You get hurt and you get wounded. Should that happen, yung nagkamali ay magkaroon ng kapakumbabaan, humility, to seek forgiveness, at yung namang nasaktan ay magpatawan. Kaya, in summary, fire of love should be sustained. Second, loyalty, fidelity should be sustained. Third, friendship and forgiveness. Yung apat na yan ay mga sangkap upang yung pagsasama at pagtatatag na isang pamilya ay maging matagumpay, masaya, at makahulugan. So Maria Danica and Bernard, congratulations. Maria Danica, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang baka isang dibdib sa Bernard na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Bernard, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang baka isang dibdib si Maria Danica na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyong Diyos bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Maria Danica at Bernard,
Ngayon kayo ay nagnanais na magkaisang dibdib sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdaopin ninyo ngayon ang inyong kanangpalan at ipahayag ang miting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Maria Danica, sumasang-ayon ka ba na may asawa si Bernard na narito ngayon, alinsunod sa batas at mga runtunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakalubos sa kanya ng sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong puso ba mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Father. Bernard, sumasang-ayon ka ba na may asawa si Maria Danica na narito ngayon arin sunod sa batas at mga tuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso bang pagkakalubos sa kanya na iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon, bigkasin niyo matapos kong sabihin. O Panginoon, kami po ay iyong loobin na magkaisa na kalooban at damdamin. Mula ngayon, sa ginhawa at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay, bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May experience long life, good health, and well-being as married couple in our Christian community together with the children whom God will bless them with. We ask this through Christ our Lord. Amen. Maria Danica, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bernardo G. Mascariñas Jr., isuot mo at pakiingatan ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maria Danica Diaz Romero, inilalaga ko sa iyo ang mga aras na ito bilang tanda ng aking pagkalinga, alang-alang sa iyo at sa ating magiging mga anak, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito at ako'y nangangako na iyong magiging katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Amen. Pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo kahit maputi.
paalala ko sa'yo. Down in 5, the smell of your perfume is floating down the stairs. You're fixing up your hair like you do. I know that I'll be a mess the second that I see you. You won't be surprised. It happens every time. It's nothing new. It's always on a night like tonight. I thank God you can read my mind. Cause when you look at Mr. me, Mr. and Mrs. Bernard, also known as Nard, and Danica, also known as Dan Mascarina. What it's doing to me ain't a secret. Cause watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Every time you walk into the room, I'm speechless. It started when you said hello. Just did something to me. And I've been in a daze ever since the day that we met. You take the breath out of my lungs, can't even fight it. And all of the words out of my mouth without even trying. And I'm speechless. Staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. Cause watching you is all. Congratulations po sa inyo dalawa. Sana po meron na kami ulit na baby boy. Kasi gusto namin ng baby boy. Masyadong magalang pa si Monica, no? And welcome po sa... Welcome Kuya Bernard sa family namin. Okay. Kapa. Congratulations sa inyong dalawa. Kagaya ng sinabi ni Father kanina, tandaan niyo lang yung core, yung loyalty, love of course, friendship, kung saan kayo nagsimula. Siyempre yung forgiveness. Siyempre usually sa lahat ng mga relasyon, hindi pwedeng maiwasan na, di ba, merong pag-aaway, hindi magkakasunduan. Pero, yun, yung kung saan kayo nagsimula, lagi niyong babalikan yun. Yun. Tsaka, nakikita ko naman sa inyong dalawa, si God naman yung center nyo. So, pag yun naman talaga si God yung center natin, hindi tayo maliligaw. Bernard, alagaan mo si Danica, siyempre. And then, ganun din, siyempre, di ba, para sa inyong dalawa. Tsaka, bilis-bilisan niyo sana yung, yung baby boy na nire-request niya. Yun lang. Congratulations, pamangkin. Ang masasabi ko lang, magsama kayo ng maganda. Pagsasama ng maganda, ng maayos, yun ang pinakang the best. Naka sana, kung hindi man natin nalis yung mag-away, di ba? Magbigayan na lang. Daddy ka, Bernard, ngayon mag-asawa na kayo. Kailangan na magmahalan lang kayo. Huwag nyo na aksayin ng oras kasi may silang ang buhay ng tao, hindi natin alam. Kailangan walang away. Bernard, sana alagaan mo naman sa sinanay ka. Yan lang. Maraming salamat.